kamay. Hindi member. Okay, palakpakan po natin. Wow, grabe. Mayroong millennials at mayroong din naman na ano, senior citizen. Ayaw mamin, hindi yung mamin. Okay, so, Anjo Filipina from Pagumbuhol, bulol-bulol at buhol-buhol, magsalita. Sino po yung proyong sa Inglis na sa kamay? Talo niyo po ako. Okay? Kasi bulol-bulol po ako. So, ilang years na po? 5 years. So, kunti ka lang, background, no? Sabi nga, eh, lahat tayo, lahat na may salita dito, walang pera. At naniwala ba kayo na wala akong pera dati? Yes. At naniwala ba kayo na hindi ako kasing cute ngayon, ngayon para dati? Cute. Cute ang hype, cute ang hype. Okay? Yes, is there talaga, no? Okay. So, again, I'm Joe Filipina po, Tobong Bohol, Bolol, Bolol, at isa po ako sa core leader at Hall of Famer sa Q-Dynamics Global Corporation. So, nahiya po ako dyan sa picture kasi ako lang po yung nag-isang muse doon. Nice. Okay, naghahanap pa ako ng idagdag. Okay? Now, ito po yung ako dati. Kaya sabi ko sa inyo na ang kahirapan kaya ang papangitin at kung pangit ka, mas papangit ka pa lalo. Okay? Masakit? Totoo yun. So kung ikaw ang natinig mahirap, 5 years or 10 years from now, sad to say, kung pangit ka, tandaan mo, palalo kang papangit. Paano yung matanda na? Paano po dito? Paano po dito? Okay. So, sa totoo lang po, ang pera po, ang pangit, kaya kang pagandahin at kaya kang pagwabuhin. Tama ba rin? At ang pera, kaya ka rin pabatain. Yun. Pero ang kahirapan, kahit bata ka, kaya kang matandain. Do you agree? Yes! Kaya pansinin nyo po, yung mga nasa probinsya, ang bigat ng trabaho at walang pera, 25 years old, ang kakorenta. Pero tingnan mo si Richard Gomez. Matanda na, pero nagmukhang client na lang mahigit. Tama? Kasi may pera. Do you agree? Yes. Now tell me, sino ang kaya ng pera pa sa kamay? Wala. Kasi kanina, ako sa ikula po. Gusto ko, maliwala ka niya, may kumita niya. Which is normal naman, kasi before, inisipan ko rin ang pangit ng speaker, wala yung kalukuhan naman yan, maliwala ako dyan, may umaman. Tama, pero ano po yung lito sa harap ninyo, alam niyo po ba yung story? May isang bata na kung saan, walang sapatos, walang chinelas, butas, sabi natin, butas pa yung lolo ng chinelas, naglalakad papuntang school. Mahirap, walang pera. One day na po yung bata yun, anak ng isang mangingisda. Okay? Habang tumatagal, nag-aaral. Siyempre, sabi ng nabit ba yung mga Pilipino concept? Mga Pilipino yung prinsipyo ng Pilipino. Harap na mabuti kahit mahirap, igamang kita. Makatapos ka lang. Kahit wala nang ibili ng brief, ang tatay mo, ipapaharap ka talaga. Tama ba rin? Tama. Hindi na lang nabili ng pati na alam mo, pinaharap ka kahit dahil, igagapang ka dahil para makatapos ka. Kasi, nasa mindset natin, pag nakatapos ka, gagandaan buhay mo. Tama ba rin? O diba, wala ka na, paralo mo sarili mo. Diba? So, nag-drug yun eh. Alam mo yung batang yun. Siyang silang magkapatid. Siyang ang tinaguyod. Siyang ang ginapang ng magulang na yun. Walang pera. Mahirap, 21 eh. Tumapos, from elementary, nag-graduate ng grade 6, nag-aral ng high school, gumagrabe, tumapos from grade 1 to grade to high school, top 1. Mahirap dati. Pero mga classmates niya, mayaman, hindi nag-top 1. Tapos, habang kinuha niya yung award, tinawag na, valedictorian. Ang daming award na doon, valedictorian, di ba? Tinawag siya, umakit sa stage. Pagkakit ng stage. Alam mo, may narinig yung isang bata na sinabi sa likod. Ang sabi ng babae, sus, hindi makatapos ng kurso yun. Hindi makatapos ng college yan. Mahirap yun eh. Alam mo yung baka, imbis na akyat patuloy, linihon niyo yung babae. At tumuro yung luha. At habang umakyat sa napadanda at tumuro mo lang, sabi ng sa isip ng bata, patutunayan ko tatapos ako ng kurso. At patutunayan ko na kahit pinanganak akong mahirap, sabi ng bata, pinanganak man akong mahirap, hindi ako mamamahay mahirap. Alam niyo ba yung bata niyo? Nasana yung bata niyo? Nandito na ako sa harap ninyo. Ako yung bata. Nandito? Kung hibay-hibay yung story ng buhay ko,
Hindi ka mga paniniwala. Bakit nandito ako? May hirap na pala ko eh. Eh, ikaw may pera na nga, hindi mo magawa. Tama nila. Wala ka rin rason na hindi mo magawa dahil mahirap ka rin. Mahirap ako na mas mahirap pa sa'yo. Pero ba't dalawa? Are you learning? Kasi depende sa'yo eh. Sa totoo lang, kaya ka naghihirap at mabuhay ka naghihirap at tumanda kang mahirap dahil decision mo yan eh. Gusto mo yan eh. Sa daming opportunity lumapit sa'yo, pwede mabago buhay mo pero hindi mo ginawa. Are you learning? Yes. Kaya andyan ka, ano pa ngayon ay decision yan na bunga ng decision yan na ginawa mo kahapon. At kung anong maging ikaw kinabukasan, yan po ang desisyon na ginawa mo ngayon. Are you learning? Yes. 1D1 po ako. Ato na invite ako dito. Bumalik. Ulit ako. 1D1. Ang kahit mo lang, pandisan at kape. Pero walang nakakaalam sa akin na gutom na ako pag nandito sa opisina. Ang tangi pinanghuwakan ko lang yung pinakita ng speaker na yayaman ako balang araw. Patuloy kong tinatrabaho. After 6 months, I earned my first 100,000 in this company. Diba? Ano pinanghuwakan ko? Bakit ako nag-resulta? Dahil may pangarap. Narinig niyo ba yung kanta? Kaya marami na winasak na daanan. Di ba yung tukso? Di ba? Marami na nang winasak na daanan. Alam niyo ba anong nagwasak sa pangarap ng tao? Kahirapan. Takot at duda. Takot ka masyado eh! Ayoko niyan, baka malugi ako. Ayoko niyan, baka hindi ako nikita. Diyos ko naman, hirap na hirap ka na, natakot ka pa. Yes. Ang mas katakutan mo, mamatay kang mahirap. Tama ba eh? Ang katakutan mo yung hindi ka nag-try para sa pagkakatakot mo, hindi ka kumasinso. Are you learning? Yes. Ang pumapatay sa pangarap natin ay takot at duda, lalo na sa pagkabataan. Maangas siya pag yun eh. Pupita na kung ito sa akin. Ano yung sabi ng pagkakarap mo? Alam niyo pong kabataan, yung dapat yung meron nyo, yung mga matatanda. Kasi ang matatanda, yung lulot lula natin, yung papat mama natin, empleyado sila dati. Kung gusto mong magbago ang story ng buhay mo at hindi mabaya sa magulang mo mahirap, bumagay ka ng pinagawa. Are you ready? Ikaw sinunod mo rin ang ginagawa ng magulang mo, naghirap siya hanggang namatay, eh di maghirap ka rin hanggang mamatay. Are you ready? Yes. Simple lang naman eh. Nakita mo na yung daan na tinahak nila at hindi sila naging successful. Aba, lumihis ka? Baka yung laban mo sa paglihis mo. Are you learning? What I'm trying to say, get in touch or minsan intindihin mo rin yung opportunity na nasa harap mo na sinaing na sinubong na inayawan mo pa. Are you learning? Ang liit, 1,080, mahal naman. Tingnan nyo ba ang nagpapabago sa 1,080 ko? Ang dating pangit! Cute na ba ngayon? Yeah! Alam niyo ba, hindi ako pumipili ng salamin sa bahay dahil sa sarili ko palang stress na ako. Ayaw na ayaw ko sa sarili ko. Tingnan mo, stress na ako sa sarili ko, tinabihan pa ako ng dobre na stress. Bakit din eh? Siyempre, mahirap. Ano mo pag-asawa? Mayaman ba? Mahirap din! Kalukuhan lang yun sa story na yung ano? Yung mahirap, yung pulubi, yung isang ano, inasawa ng mayaman. Sus, katong isip lang yan. Pero sa totoong buhay, sir, mayaman ka, mag-asawa ka ng mahirap? Natural, hindi. Kaya huwag kayo magpapaniwala sa mga drama. Kalukuhan lang yun. Minsan katong isip lang yun. Ito, pinapangit ako galing ng mga mayaman sa teledrama. Tama, di ba? Kaya yung mga mahirap na invite dito, dapat kayong imaman, kapagin ko galing ng mayaman. Kadaming mahirap na pangit ko. Do you agree? Yes. Sa teleseryo po niyan, totoong mahirap. Magandang galing sa kalukuhan. Hindi po lahat ng mahirap, magandang galing. At marami po mayaman na magandang galing. Dami na itulong ng mayaman sa mahirap. Nabigyan ng trabaho. Are you learning? Yes. So, huwag kayong mag-rely doon sa napapalagay.
Yung po, ako si Jubilee, mahirap. Alam na, magkasawa ako na sa pilyonaryo, hindi mahirap din. Mas mahirap pala sa akin. Tama? Pero ang pinagaganda dyan, na makita sa amin yung libro, you can be rich. Pinahiniwala ko yan. Simula noon at hanggang ngayon, at sinong ayaw maniwala sa akin, walang magagawa sa akin, dahil naniwala ako na yayaman at yayaman ako. Nangyari? Yes! See? Oh yan, mas pangit ako sa una, mas pangit ako sa pangalawa. Yan po yung una na nagkaroon ako ng stakes, 130,000 investment. Imagine, sobrang pangit, di ba? Alam mo yung probinsya na yung tumayo yung buhok? Tapos ang tanging alam ng pais ng buhok, yung BBOL? Naku, tapos pag naarawan, kinukoto? Kumakit yung ulo, tama? Tapos pag natuyo na yung buhok, tumayo ulit? Anong ginawa? Ginawa yun? Ngayon mo sinabi, huwag niyo hindi natin. Yan ang ginagawa ng mga mahirap dahil ako din ay mahirap. Okay? Pero tingnan niyo po, after 1 year, uy, nagmula. Kunyari, yan. After 1 year, parang ngayon, yan o? Malaki pa ba bago? Transformation ba? Kaya sa mga mula sa uso, bilis na ito mga pira para maging uso yung mukha niyo. Tapos si Mami. Pero talaga ba, tingnan niyo po ha, sa empleyado, kung napansin niyo yung discrimination, pag nag-apply ka ng trabaho, hindi madali. Bakit? Tingnan mo, pag apply mo pa lang ng trabaho, lagi na nagkaratunan. Hindi ka parang kapasok sa opisina, lagi na nagkaratunan. First requirements, weird, pleasing, personality. Paano mo yung mukha mo wala sa uso? Hindi naman tinatanong kung tapos ka ng kurso, tama mali. Diyos ko, kumasarami ko, hindi wala mo sa mukha mo. Doon pa lang, binagsak na yung moral mo, nawala na yung confident mo sa sarili. Tama? Ito, pwede ka na pumasa sa una. May pangalawa pang panuwag? Pangalawang qualification, pag lalaki, 5'6 ang height, pag babae, 5'2, ito paano, kagaya ko, 4'11 lang. Patay na. Diba? One time, nakapay ako sa SM, sinusukat-sukat, pinapayan ko, sales clerk. Grabe si mo, kita ko sa isip ko, grabe naman yung ano yan, gano'ng kataas yung tupian ng damit. O eh, ito po masarap, medical. Tuwag, ay, anong pinalaman ang magawin sa pagtupi ng damit? Di ba? Tapos sila na lang minimum, ako at buwan ka pa. Bawal! Tapos ayaw mo na una na 8,080, samantala sa empleyado, grabe ang kuhunan doon! Mag-apply ka pala, hindi ka pa tanggap, bilang kaya, press clearance, hindi ay hindi ka pa magtanggap para ka ng kriminal. Hinanapan ng pulis, hinanapan ng NBI. Daw mali. Tell me, walang puhunan? Eh, yung siya magtuloy na puhunan ito sa ITT. My God, kahit makapasok ka ng trabaho, may puhunan pa rin. We're not talking the financial investment. Yung effort mo pala, yung araw-araw mong pagpasok, yung pagkain mo tanaw sa trabaho mo, tama? Kahit nasa bahay ka na, stress ka pa rin dahil galang-galang mo ang trabaho mo kahit sa bahay na. Di ba puhunan yun? Samantalang ito sa litigate, tingnan nyo. Hindi ako pumapasok at hindi nyo ako nakikita araw-araw, pero kumikita. Maganda negosyo? Yes! O di ba? Di ba? Sabi, ang mahal naman kasi. Actually po, bakit ang mga Pilipino, lalong lumalang problema? Kasi, ang solusyon ay tinitingnan problema. Yung opportunity na dumadaan sa iyong lahat ay tinitingnan ng problema kaya wala kang solusyon na makikita sa problema. Eh, bakit ako maglalabas ng 1,080? Eh, wala lang kayong pabiling bigas bukas. Yung 1,080 po ay hindi po yan pagkain solusyon. That's lifetime puputol sa kahirapan. Isang magdalag. Kaya natin gumawa ng parang pabili ng gadget, prati na sapatos, prati na damit, tama? Sa negosyo, pag-iisipan ko, lo, eh, prenda ATM, pabili lang ang gadget. Eh, prenda ATM, oo, tama pa rin birthday sa anak. Eh, tayong Pilipino, mabilis tayong gumawa sa loko. Gusto may dating, pero wala. Dato, kuha po kayo masagdan, hindi po kayo pinapatamaan ko. Yung katabi nyo, tingnan nyo! Malas na ulit yung katabi nyo. Malas na ulit yung katabi ko na yun! Joke lang. Okay? Naturally, I'm trying to put, ano, na ipapakita ko talaga sa inyo na malaki magagawa ng pera.
Pero gamitin mo lang talaga ito sa tama at kabutihan. Okay? Kasi the moment na lumagpas ka rin at nakabusado ka, tatanggalin din niya ni Lord. Okay? Now, yan po. Isa po sa top achiever ng kumpanya. Ano ba yung top achiever? Sila po yung mga malalaking kinikita ng kumpanya. Okay? Pumasok po ako doon. 1 year pa lang ako niyan. Okay? Ano pa? Parang nalubat na to. Yan po, si Dr. Adelia, si Ma'am Carol, awardee ako last 2018 as ambassador of the company. Okay? Actually po, ang laki ng pagbabago ko kasi dati hindi ako nagagaw. Hindi rin ako nagbe-makeup at lalo hindi ako nagli-lipstick. Pero nagpapasalamat ako kahit pinalipstick ako, pinayaman naman. Tama? Yes. So, adaptive. Kasi may mga happy tayo, may ginagawa tayo na hindi nakatulong sa pag-unad sa atin. Pero, babaguhin mo yan kahit hindi ka komportable at unti-unti ka nang masasanay, magiging asinsalo at mababago ka. Okay ba yun? Parang ano kaya? Seryoso? Ano ba ito? Wala na. Ayun na. Stroke na. Okay? Yan po. Yan yung dami kong plaki. Kung plaki pa lang, hindi ko lang mabilang. Actually, yung isa kong plaki na gold, nabasag siya nung naglilis ako. Okay? Yan po. So, ang dami ng plaki. Sila po yung inspiration ko. Sino dito? Yung may anak ko maliliit. Actually po, nalulungkot ako sa panahon natin ngayon. Bakit? Ang mga anak ay ginawang pambayan. Huwag anak ka lang na mabuti, ha? Pag-graduate ng college, huwag anak, huwag mo nang mag-asawa, ang dami nating punta. Tapos yung anak, nabuntis, hindi pa nag-graduate, ano ba yan? Dami kong utang, pabayaan, at pabuntis-buntis ka, naglalandi ka. Actually po, hindi po natin dapat sisingilin yung anak natin kasi responsibilidad natin yun. Nasa sa kanila na lang kung ibabalik sa atin yung mga pinaghirapan natin bilang magulang. Pero as magulang, dapat ikaw ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa anak mo. Hindi mo antay yung anak magbibigay ng kinabukasan sa iyo. Eh, tumatanda sila, tama? Tumatanda ka rin. Eh, paano kung mahirap ka at mahirap din sila? Maghihintayan na lang ba? Kaya yung mga maliit na anak, bilisan nyo. Bilisan nyo. Bakit? Eh, jubilin! Ang kayamanan, di naman madala sa buhay. Tama naman! Pero hanggat buhay ka, kailangan ng pera. Tama? Yes. Eh, anong gusto niyong iwanan? Kahirapan, kayamanan? Kayamanan. Natural kayamanan. Wala ka ng paki kung anong gagawin sa anak mo sa iniwanan mong yaman as long as or iba pa rin na may iniwan ng yaman. Tama? Yes. Kaysa iniwan mo ng kahirapan, kaya dami na mong, hindi naman tayo, ang dami pang utang. Di ba, patay na, siningil pa. Di ba yung iyak sa mga anak mo yun? Yung mga kanina, di ba, example, grabe. Oh, yan po ako yung nag-tour ako sa Thailand. Wow. All excuse me, wow. Company. Sa 2018, nakapag-tour ako sa Thailand ng libre. Sino gusto mong international tour? Grabe, di ba, ang sarap? Ang sarap po, mag-tour ng libre. Wala sa puso ko mga bro, pero dahil sa kwento niya, sa Q&A, nakapunta akong Thailand, nakatira ako sa pinakamagandang hotel doon. Pero gastos ng company. Imagine, yung kabataan, nag-abroad, eh, nakapunta naman ako doon, oo, alam ko na yung Dubai, at tanong, namasyal ka ba? Hindi ka naman namasyal. Nagtatrabaho ka naman doon, tama mali. Ang mga Pilipino, dami naman ang punta ng pagbansa. Totoo naman, ang tanong, malaya ka ba doon? Ang iba nga doon, walang uwa, walang pa, walang almusan, walang tanghalian, walang hapunan, after 5 years contract, pag-uwi sa Pilipinas, wala, wifi, walang kasama. Bakit? Ganun talaga eh. Kung hindi magloko ang lalaki, si babae. Tama? Ang prinsipyo ko, kung kaya ko kitain ng 100,000 sa Pilipinas, hindi ko kailangan ng ibang bansa para magiging alipin ng banyaga. Pira pa lang kailangan mo eh. Nasa Pilipinas eh. Pero kailangan nyo, 100,000, nasa mundo rin eh. Tama. Yes. Sabi niya, nakakahiya ko benta yan. Alam po yung nakakahiya? Actually po lang nakakahiya. Pero kung ang iba nga nagtatrabaho sa ibang bansa, naghugas ng puwet sa iba, hindi ikinakahiya ikaw para ang puntahin magtitinda. Are you learning? Yes. Sa ibang bansa, nagpunta sila para magtrabaho, tagahugas, tagalalaga ng matanda, tagahugas ng puwet na
Hallelujah. Ikaw pa na magbebenta ka lang. You get my point? Yes. You get my point? You get me? Dapat tandaan mo yan. Ano kung ihira? Magbenta ka! Iyaman ka eh. Tama mali. At least, nandito ka, kasama mo ang pamilya mo, kumikita ka. Kilala ka ng anak mo. Unlike to, ano sa ibang bansa ka, ewan ko lang kung kilala ka ba ng anak mo. Makikilala ka nga, hindi ka naman nalapitan. Eh, wala kayong relasyon eh. Wala kayong communication. Tama mali. Samantala, ako tingnan mo at my age. Kasama ko anak ko. Gigising ako kailan mo gusto. Oo, yun ko kailan mo gusto. Hindi man ako pumapasok araw-araw, pero kumikita araw-araw. Yan po yung that, this is my greatest dream of my life. Na makasakay ng cruise. Sa Thailand po yan. Tapos masundan yan. Why? By John, papasya naman kami ulit sa Thailand, sa Malaysia, at sa Singapore. Wow. Libre po yun. Sino sa Japan yung dati? Anak ng mamingis na, pero ngayon patortor na dahil sa New Dynamics Global Corporation. Okay? Yan. Yan yung yate. Ang napakalaki. Yan po yung nasa Korea naman ako. Sa South Korea, kung saan mayroon silang pelikula na ginawa sila isa sa Verano at saka si Enrique Hill. Napuntahan ko po yun. Libre po yun dahil sa 2080, nakapunta ulit ako ng Korea. Worth ba ang 2080? Yes! Alam niyo ba yung 880 ko? Inutang ko lang yun. At hindi pinabayaran ang inutang ko kasi ang sabi niya, kunan mo na lang ako ng premium package. Di ba? Bimber ko ulit. See? Pinautang na ako, bimber ko pa. Tama? At natutulungan ko sila kumikita ngayon. Okay? Ano pa? Yan, piling artista, no? Alam niyo ba, pag may pera ka, tataas yung pamilit mo. Kaya yung mahirap, bakit mayayin? Wala kang pera eh! Hindi ka komportable sa suot mo eh! Tama? Eh kung mayayin ka, komportable ka! Nag-prater ka ng kapilit ng isang, may mamahal, yung may pera ka, iba talaga yung dating. Okay? Eh sabi na mayayin ako, actually, hindi naman kung niwala na mayayin tayo. Magkapal, malakas ang loob ng mga Pilipino. Pero ginamit lang sa hindi maganda. Minsan, makapalang mukha sa mga kabastusan. Walang kwentang mga kagagawan. Kachismisa na kapalang mukha. Tama? Mayayin ako eh. Diyos ko naman. Ano pa mayayin ka? Magpicho-picho ka. Kitaklibit. Mayayin ba? Actually, hindi mo mayayin ang Pilipino. Alam mo kung anong mayroon? Bakit hindi mo magawa sa opportunity? Bakit hindi mo magawa ito? Yabang. Yung ego. Yuko, ang gagawin mo lang sasabihin ng girlfriend ko, ano sabihin ng barkada ko, iinom na lang natin yan! Kaya mga kabataan, bigyan mo kayo ng tape bago kayo mag-asawa, ayusin niyo mo ng buhay niyo kasi kung mag-asawa ka, tapos may anak ka na, inadami mo pa sa kahirapan. Totoo! Imisirable na ang buhay mo, damay ko pa. Are you learning? Yes! Pabalikan mo rin yan eh! Maghahapon kayo na kumita ng pera dahil may pumila ka ng kumuhayin. Samantalahin mo ngayon kung binata ka dahil malaya ka. Kaya mong gawin lahat. Tama? Nasundan nyo? Yes. So, yan po si Dr. Adelia. Yan, mga anak ni Doc. Dalawa, kasama ko sila. Dumidikit ako sa may pera. Bakit? Pagkausap mo may pera, tuturuan ka paano sila kumita ng pera. Pero kung kasama mo, chismosa, di ba? Naku, pag-ilan ka, pag-anin ka. Eh, kasama mo limang adik? Sa tingin mo, pag-ilan ka, sir? Kung kasama mo limang adik? Alam ka lang, sabihin ko daw ako, adik. O di ba, nakakuha naman yun eh. Barkada mo, adik, nasasabihin mo sa akin, hindi ka adik. Are you learning? Magiging ikaw kung ano at sino ang sinamahan mo. Tandaan niya. Yung dating hindi marunong maglasing at hindi marunong uminom, nakipagbarkada ng madalas uminom, natutong uminom. Yung hindi marunong magsigarilyo, bumarkada ng naninigarilyo na toto, uyaw mo ka ng kapatawan niya, makala mo, kumikita ng 100,000, paano mo ka ng sigarilyo, no? Sinusunog ang pera, nangungupit sa magkula, at sigarilyo lang. Tama ba eh? Grabe. Hindi ko maisip. Hindi nila nakita yung hirap ng magulang, pero sila, maraming bisyo. Pero sa totoo lang, kung sino mahirap, ang siya maraming bisyo. Mahirap. Grabe, magdamag mo inuman. Mayaman ba ino? Yes, umiinom, pagpatulog lang. Yung mga mayaman, inuumaga din ba? Inuumaga mo buhay, pero galing sa business meeting, ang mahirap, saan ang galing? Inuman. Sa inuman, sa barkada, sa kitig.
Tapos sasabihin, ang hirap ng buhay pero ang laki mong bisyo. Samantala, ang mayaman, mayaman ang nagharapan ng Israel ka. Busy kayo. Ano pa kayo pwede mapakita? Mahirap. Ito is opportunity. Ano mo niya? Busy ako. Hindi, so busy. Reason? Di ba nakakainis? Alam mo na mahirap ka pero wala kang ginawa. Dami mong excuses. Mahirap ka nga. Dami mong excuses. Sabi mo, busy ka. Busy, mahirap, mayaman ka. Dami ng pera. Gumagawa pa ng pera. Ikaw nga, wala ka ng pera. Nagawala sa parang pera. Matawa na tawa si ma'am. Di ba totoo naman, ma'am? Eh, mahal ka matawa, agree eh. Priyado din ako dati. I was employed for 15 years. Walang nangyari sa buhay ko. Naging manager ako, wala. Mayabang ako dati. Ganda na sa pagkos ko. Pero pag nagbigay sa magulang, hindi, pinipot ako sa nga, hindi, pirin mo to. Kasi nung ako sa 5-6 pa, magkasusin ng nanay, nonsensya mo. After a week, tumawag ka na eh. May natira pa ba sa binigay kong 2,000? Pinali ko kuha. Pigil-pigil tao. Grabe. Marami kayong marinig sa akin. Sabi niyo, eh, bakit pinapesiyan niyo ito? Masakit na magsalita. Ayun ko. Matuto tayo. Hindi ko matututo. Ang anak, pag hindi mo pagalitan, hindi matututo. Tama. Kayo mga anak, mga sotel, pasigusto, yun ang pinanaki na pinagustuhan lahat at hindi pinagalitan kahit mali. Kaya dito ngayon, sasabihin ko totoo, masaktan na masaktan, para matuto ka. Kaya ang daming mahirap ng Pilipino dahil waldas ng pera ang mga mahihirap, ang mga mayayaman, matitipid. Sa totoo lang. Tama ba eh? Tama. Oh. Dami niyo matutunan sa akin. Yan, piling ako ano eh. Parang piling ako anak ni Doktor. Ayun po yung result ni Dok. Skip tayo niya. Yan, parang kung ano no. Ako yung nawala na anak ni Dok. Wow. So yan po yung first car ko. Katas ng Pagumin Plus, Toyota Fortuner White. For my 15 years, di ako nakabili. Kahit kutsi-kutsihan ng anak ko, ang hirap bumili. Bili ko na lang ng bigas. Pero 1 year or 3 months, nailabas ko Fortuner. Fully paid na po yan. Wow. Dahil na-service anak ko yung Fortuner, naglabas ko ulit ng brand new Chevrolet. Yung dating naglalakad, may dalawang sasakyan. Kung nakaya ko, bakit hindi nyo kaya? Kaya. Are you learning? Yes. Kung hirap ka sa buhay, wala kang rason na hindi ko makaya, dahil ako mas mahirap sa'yo. Kung sabihin mo sa akin, hindi ko magawa, may anak ako, may anak ka din ako dati. Hindi ko magawa, wala akong pumasahin. Naglalakad na din ako dati. Las Piñas kong alabang, mga atin ang nalagay kong seminar. Ikaw, may trabaho, may pamasahin ka. Hindi mo magawa. Are you learning? Yes. Pumapasok ka sa school, ano nga, para matuto, nagbabayad ka ng pera. Samantala, ito, once a week lang ng training, hindi mo mapapapuntahan. Ay, masaklap sa Pilipino, gusto ni Mama. Attend tayo ng seminar, saan nyo? Sa Quezon City, saan nyo para katira? Kung ba, saan ba banda yun? Pero kung naghanap ng trabaho, kahit napakalayo, alright, tinutuntun. Pero usapang mayayapang, usapang seminar, pag mayaman, hindi alam. Pero pag in-invite mo, anong oras mo start? Alas dos. Anong oras kayo matapos? Hindi pa nasimulan. Gusto nang tapusin. Gusto ni Mama? May bumulong pa sa inyo yan? Tagal naman. May bumulong? May bumulong? Pero pag panahon ng sinya, alas dos, alam ko na, nandun na nakapin na. Tapos ay buwagin, nagdo? Panaling ayaw, hindi matapos. Ang pinapupos ng bukot at ibot. Di ba? Gusto ni Mama? Tapos may mga puhugin pa doon. Pag wala kang pera, wala kang kalaga, alam mo pala eh. Yan reality ng tao, tama? Yayaman ka ba sa kakahugot mo? Kumilos ka pala yung mamang din? Yes. Are you learning? Yes. Ay, mga Pilipino, galing-galing sa imot. Ikasalanan mo naman, ang hirap pa. See, naninermo na ako. Bata-bata ko lang, batang lubang to, naninermo na. Eh, yan pa yung konto ko sa likod. Wow! Maliit pa yan ang puhunan. How much mong malaki, hindi mo pa rin napansin. Pero yung 880 mo, pag 100,000 ka, 1 million per month, i-grab mo na, sumugal ka na. Dahil ito yung sugal na hindi ka matatalo, hindi ka malulugi. Yan ang pagkakas! Ngayon yung anak ko, huwag niyong itanong, please lang. Utang na lo, huwag niyong itanong, kung anak ko ba yan?
Insulto po yun. Layo ng mukha ko, di ba? Layo. Buti naman, lumayo sa mukha ko. Kasi pag gumapit yan, pangit din yan. Di ba? Ang ganda, gwapo. Pag nakita niya sa personal, mas lalo ang gwapo, maganda yan. Yan po yung house. Bago. Talo ko sa sakin ang parada niyan. Two-story po yan. May tatong bedroom at tatong bala ko. Paisingan ko para isang studio o kumbaga nandun yun. Walang pwede makapasok kundi ako lang kung gusto ko lang gumawa ng mga videos at reading doon sa room na yun. Kaya abangan nyo kung nakalipat na ako, maraming maglalabas na video galing sa akin. Wow! Okay, kahit hindi kayo magatid sa akin, panoorin nyo lang yung video, matututo kayo sa akin. May natutunan mo kayo sa akin? Yes! Diba no? Alam mo ba yung bahay namin, kahit mahirap kami, may swimming pool. Alam ba, kahit pagkumulan, tumutulog. Bumabaka, kahit may swimming pool gabi. Wow! Ano talaga buhay na dati? Pero tingnan nyo po, yung anak ng dating mangingisda, ano na ba buhay ngayon? Dahil sa 8,000 hindi sumugal ang bago buhay. Yes. Kung ikaw walang pera ngayon, kaya mong gawa ng paraan. Bakit ang Pilipino ay matalino gumawa ng paraan? Pero ang ginawa nila, umutang, pero pang birthday lang. Pang Pasko lang. Pambili ng sapatos lang. Pero pag di gusto pag-isipan, umabot na ng 2021, hindi matapos mag-isipan. Balintan nyo. Ay, pinag-isipan mo pa. Marami siyang taro. Oh. Did you go for your 8,080? Yes! Sino sumugal? Tasa ng kamay! Oh. Yung likod lang ang iyaw, managarap, ayaw! Ito ka putin! Oh. Okay? Sumugal lang ito. Ang buhay pa ang sugal. Hindi ka mananalo kung hindi ka tumaya. At ang daan mo, kung gusto mong kumita, tumisirot na dito, gumawa ka. Gumanaw ka. Wala po, hindi po totoo. Punta yung sugo. Ako po yung sugo ni Lord. Ito yung pera mo. Walang ganon. Trabahuan mo, pagsakyapan mo, magsipag ka. Yes. Okay? Hindi po ako magagalito, hindi ko silipagan. Sa totoo lang po, ang mga Pilipino, matyaga. Masipag. Totoo? Yes. Pero ang kasipagan natin ay doon sa bagay o trabaho na hindi kayo maman. Bakit hindi natin gawin na ang kasipagan ilipat sa opportunity, yung tiyaga o ilipat sa opportunity na hindi kang imaman? Yes! 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 Maraming masisipag na kung saan yung sinipagan nilang trabaho ay hindi naman sila nayaman doon. Bakit hindi mo sipagan sa opportunity na pwede kang imaman dito sa Q-Dynamics? Yo! Yes! Okay? Yan lang po. Maraming salamat. May nakita na? Yes! Sa mga gusto mag-register niyo, isang question. May question po? Sige po, kasi po, libre pa po. Pag lumabas na ako dyan, may bayan na. Hindi, ano po yung question, ma'am? Huwag po kang mahihima. Ano po? Gusto mo mag-60,000? Hindi pa ngayon. Siguro pa nandun ako sa Cagayan. Pwede po, ma'am. Oo, ay saan mo? Saan mo punta? Cagayan de Oro. Ay, pwede. Meron tayo namang break. Pero bago ka mo eh, kung sabi mo na yung mag-invite sa inyo, mag-register ka dito, dala-dala mo na, registered ka na doon. Opo. Huwag mo lang eh. Doon ka mag-register, malayo mo sa sponsor. Kasi pag dito ka mag-register, mag-guide ka doon sa nag-sponsor sa'yo. Matuturoan ka pa bago umuwi yung Cagayan. Tama. Opo. Sino pa yung nag-sponsor sa inyo? Sino? Marilyn. Ma, sino? O, oh, pala. Pag-alala. Si Ma Marilyn. Okay, ganyan lang ako. Okay, may tanong pa? May tanong? Libre po ang tanong. Okay. Wala na? Kung kanina na, parang dami yung tanong kanina eh. Kaya wala na. Pwede mo magtalong? Oo, sino? May nasama na po ako sa... Ay, ito po mag-usap doon kasi may mga paraan din sila. May mga paraan. Yan, palapan na natin si Sarah.
Yes. May tanong kayo. Actually po, mayroon na kong training, past 3. Mayroon na kong ipa-plug. Past 3, may training ako, yung past 3. Sa training na yun, lalabas talaga kayo magaling. Sa mga products, sa mga plug, blah, 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 the personality, leadership, speakership. Kung gusto nyo matuto, mag-enroll kayo sa past 3. Inoping ko po sa cross-line lang, pero limited lang. Nakapiling ko magkabang marami. Kailangan siguro mag-invite ako ng tatlong speaker. Yun! Wala problema sir, may magagaling na speaker dito. Sana ba rin siya pupunta ko ito si ano pa nga ito? Ronnie. Si Ronnie. May kanina, yung dumalong salam pa. Dumalong ng mga pinasin sa niya eh. Siya, handa, ang mahigit eh. Siya kong counter ko. Wow! Friday, no? Sa lahat po ng presidente ng senior citizen. Wow! Opo. Opo. Hindi ba naman ang matanda? Opo! Opo, sir! Ito ang matanda. Maganda may mindset ng gano'n. Pero, the moment na gamitin mo ang Quantum In Plus, habang tumatanda man ang edad mo, bumabalay tayo. Yun! Nakakas ka po. Okay? So, kung 60 ka, magbuka ka na ng 35. Yun! Ito yung ipig ng product natin. So, huwag kayong mag-explain kasi sigurado kung hindi magtiwanag baga mag-delay. So, hayaan niyo po kami mag-explain. Makipag-usap muna ako doon sa aming head coach chair. Kinausap ko na kanina. Apo. Ang problema, hindi siya makakasama ngayon dito dahil hanggang alas 7 pa ng gabi yung kanilang seminar doon. So, meron namang pretty-lovely araw kung saan sila pretty-lovely. Ay, schedule natin. Office na bahay. Punta natin. Actually, pretty-pretty mo naman kami sila eh. We can present outside from office. Yes. No, pwede yan. Eh, may pakain pa ho yun. Siyempre. Dito ba may pakain? Pero, Okay, so maraming salamat po. Thank you, John. Yo.